Amazing day and welcome, no? Welcome to our Pinoy Financial Coaching Part 2, no? Yung series natin lang, Part 1, tinatawag nating simula ng iyong pagyaman. So this time around, no, na nagkaroon tayo ng idea paano tayo magsimula ng simple paraan ng paano tayo mag-accumulate ng wealth, no? It's all about tinatawag natin, hindi naman sa kalaki ng pera ang kailangan magsimula, kundi paano ito mag-save and invest. So this time, we'll talk about the financial planning na tinatawag ng PSI. Ano yung PSI? This is Protection, Savings, and Investment. So para daw itong sa isang tool, no? It's tool, no? Kumbaga yung isang upuan na may tatlong na support. Yun din daw yung kailangan din natin sa ating mag-create ng ating financial, kumbaga financial abundance. So this is called Protection, Savings, and Investment. So before nga, no, please subscribe, no, sa ating Roflix channel, ang ating YouTube channel, and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos natin. Malaking bagay yun, no, to support this video, to subscribe for free para at least ma-create natin difference, spread out yung tinatawag nating financial planning and para sa mga Pinoy ito. So let's start. So kung makikita natin sa larawan, ito yung mga inaabangan. At meron tayong tinatawag na iniwasan. Kaya ano ibang inaabangan? Yung mga shoes, no? Mga Michael Jordan shoes, mga LeBron, ano mang mga shoes, no? Na patok na patok, no? Sa iba't ibang bansa, ito yung mga inaabangan. At anong iniiwasan ng mga tao? Nakakalungkot. Ang life insurance, critical illness cover, personal accident, hospitalization, and retirement savings. Ika nga, hindi naman masama ang mag-abang. Basta huwag lang iwasan. So, sana sa susunod mong pagpili, isipin mo muna kung kumpleto ka na para din sa iyong pamilya. And if you want to be rich, ayon kay paring Robert Kiyosaki, no, you need to be financially literate. Okay? So, investment in knowledge pays the best interest para maging aware tayo sa financial education. And always keep smiling. Okay? Because a smile takes a moment, but its memory can last forever. So, smile, smile. And laughter. Ito yung mga sikreto ng karamihan na hindi alam kung para bakit siya masaya, ba't mayaman. It's because of this laughter. This is the cheapest medicine. According to Proverbs chapter 17, verse 22. Galing, no? So, when you feel like giving up, think of this man. And if you think you suffer in life, grabe na ba talaga ang iyong hugot? Do you suffer as much as he does? Look at the picture. And someone got you Adidas instead of Nike. Dito sa larawan, they only have one brand. So if you are born poor, it's not your fault. But if you die poor, it's your fault. So that's why meron tayong ganitong mga video vlogs. Okay? So, pag ikaw ay naghihirap pa rin, kasalanan mo na yun. So there are three types of people in this world. Sana nandito ka sa tinatawag natin, okay, number one, those who make things happen. Sana ikaw yun. May pangalawa naman is those who watch things happen. Ha? Huh. Anong nangyari?
but siya yumaman agad. And those who wonder what happened, ha? Natulog lang ako, ang yaman niya na. Okay, so make things happen. Okay lang matulog, pero huwag susobrahan. Okay, kailangan we create an action, act again, and let's create yung short-term goals yung muna. Short-term muna, importante, yung basic muna para masimulan mo yung tinatawag natin consistency. So in this picture, meron tayong comparison ng isang estudyante, workers, and retired. Sabi daw ang estudyante is full of energy. May more time, pero walang pera. Ang mga workers naman, full of energy, more money, kaso no time, kasi puro work. Ito naman si estudyante, nag-aaral siyempre, hiningi lang ng baon. At paano yung retired? Marami silang oras, maraming pera, pero no energy. So, anuin mo ang maraming pera kung di ka nakakapag-travel, kung di mo na-enjoy yung pinaghirapan mo. So, saan ka dyan? So, can we create yung balance? Let's see. So, katulad sinabi ko kanina, a stool needs three legs to be stable. Okay? Same with your financial stool. Kailangan may protection, savings, and investment. So sa ating life events planning, no, meron tayo rito tinatawag na events. Nagsimula ka sa nagtrabaho ka, yung job mo, na-establish ka, and then kinasal ka, nagkaroon ka ng anak, nag-aral sila, bumili ka ng bag, bumili ng kotse, bumili ka ng travel. Tapos as you grow old, kailangan meron kang ma-create mo retirement planning. Yan yung mga college planning until such time may mga medical issues na and nandiyan na sa point na nasa departure area ka na, yung death and mga crisis, no, emergency. Ito yung mga life events na kailangan natin pagplanuhin. Kasi kung hindi, sabi ko nga, you will wonder what happened. At meron tayong life stages. Single ka ba? Married without children? Full nesters, empty nester, or retirees? So those things may kanya-kanyang silang mga tinatawag na pangangailangan. No? Kung sila mag-create ng wealth sa professional, money for health naman sa mga married without children, o sa retirees, kailangan lang nila ng clean-up fund. And there are two sources of income. Money at work, yan yung active income. And money at work, passive income. So sa active income, you work for money. And sa passive, money works for you. So ang good thing kung ikaw ay nag-work ngayon, no, you can create passive income by just simply saving. Save and you need to invest. Para habang nagtatrabaho ka, save, invest until such time makita ka. Ay, grabe. Ang sarap ng financial freedom. So, may mga klase daw ng sweldo. Ito yung sibuyas na sweldo. Kapag hinahati-hati mo daw, ito yung gastusin, mapapaluha ka. At merong maganda pampapayat na sweldo. Abang tumatagal, pakonti ng pakonti ang natitirang pagkain mo. So, meron tayong magic sweldo. Wow! Magic! Konting kumpas lang ng kamay. Ah! Voila! Wala na siya. Gusto mo yun? At meron tayong malabagyong sweldo. Di ka sigurado kung kailangan ito darating at kung paano ito tatagal. At meron corning pelikulang sweldo. Tinatawanan mo na lang para di ka mabwisit. At meron konserbatibong sweldo. Ano yun? Nakakawala ng inspirasyon. At ang last, may tinatawag ng reglang sweldo.
Isang beses isang buwan lang dumating at tumatagal lang ng 3 araw. So, mamili ka kung anong sweldo ang gusto. Smile! So, let's talk about protection. Yung siguro, no, for adults only muna, pag inis natin protection, ito yung tinatawag natin condom. Pero yung condom is all about protection. Bakit kailangan mo ng protection? Kasi merong 4 risks. Meron tayong 4 risks. Bakit kailangan mo magkaroon ng protection? Unang-una, yung you lose health. Hindi natin alam kung hanggang kailan ka malakas. Pangalawa, magtatrabaho ka, okay ka, pero baka magsarado ang kumpanya. Kung mabisit sa'yo, boss mo, yari ka, retired ka na agad, so you lose income. At ang isa namang pangatlo naman, maaga kang kinuha ni Lord. So kawawa naman yung pamilya mo, sana kung maliit pa yung mga anak mo, o na-aksidente ka. Kaya kailangan mo ng protection. At ang last, hindi ka nga kunin ni Lord, pero haba naman ng buhay mo. Maraming ako kakilala, sabi nga sa akin, anak, then, mahirap pala kapag mahaba din ang buhay. Yung tama lang. Pero, sabi nga natin, those are, si Lord ang bahala. Siya ang nakakaalam ng ating buhay, pero we need to be prepared. So, ito yung protection na tinatawag natin. What if I die too soon? So, sabi nga kanya, no? Who will take care of my family? Are they protected financially? Will my savings be enough to sustain their expenses? Eh, paano naman kung mabuhay ako na matagal? Sino mag-aalaga sa akin? Protected ba ako financially? Will my savings be enough to sustain my expenses so that I won't be depending on others? Okay, in reality, we cannot really say if you are going to live to 100 or when will God take us home. Money is the most important thing in the world. But money affects every important thing that we need, like food, shelter, clothing, education, and especially health. Ikaw, have you ever considered how valuable you are to your family? So may tinatawag tayo dito productive years. Na later on, discuss ko briefly sa isang video blog natin. Okay? So, meron tayo tinatawag na triangle. Okay, ito yung tinatawag na right triangle na magsimula tayo sa protection. Before ka bumilipat ng babang gamit, kumain muna ang emergency fund, yung health insurance, life, basta lahat ng insurance. Nakapagtaka nga, ba't ang bahay may insurance, ang kotse may insurance, ikaw wala. So pag naayos mo na yung protection mo, punta ka sa savings. Dito, pag medyo may mga sobra-sobra na, savings and deposit accounts, home ownership, education fund, retirement fund, etc. At kung medyo marami ka ng, mas marami kang financial blessing, go with the growth. These are bonds, stocks, unit trust, ETFs, mutual fund, etc. etc. So sa savings na meron tayong tinatawag na mga average age no na sinong nag-i-invest. At age 20s, kapag 20s ka, go on saving. Pag nasa 30 to 40 years old ka, you maximize earnings investment. And pag 50 to 60 ka years old, retirement, yun yung diversified earnings, i-diversified mo na. Yung mga itlog, do not put your eggs in one basket. At kapag nag 70 to 90 spending, wow, yan yung i-maximize mo na yung lifestyle. Ngunit life has a big if. Kung makita mo sa life may big if that affects the man at work and can lead to financial disaster. Laki kong hinuulit, paano kung kinuha ka na ni Lord, dying too soon. Paano kung old age naman at paano ka nagkaroon ka ng sakit na hindi natin alam.
So ensure yourself against financial disaster. When we bring our car on a trip, we make sure to bring a spare tire. Tama. Check kaya natin eh. So life is like riding a car. We may meet a flat only more serious. Death, sickness, disability. So ano makatulong? Life insurance is our spare tire in case our life meets a flat tire. Alam niyo ba, the world's leading causes of premature deaths are degenerative health conditions. Yung nga mga cardiovascular disease, cancer, stroke, respiratory, diabetes. And then only 4% Filipinos have adequate life insurance. And top 3, no? Top 3 fears of Filipinos about health. 73% worry about getting hospitalized. 72% worry about getting into an accident. And 67% are afraid of getting a serious illness. Mga bagay-bagay na pinagwawalang bahala, pero kapag dumating sa point na hindi kayo sure, patay ka talaga. Ubos ang iyong nasin. So, ba't kailangan ng life insurance? Protect your family. At kinuha ka ni Lord, hindi na sila mamamproblema pa. Mas bagus, matutuwa pa sila. Dahil marami kang binigay sa kanilang paman. So, ang tanong, what if I get hospitalized? So, you need short-term healthcare. Yan, di-discuss natin yan sa mga ibang vlog natin, ibang product na makatulong sa inyo, no? Sa mga madlang people. What if I die too soon? What happens to my family? You need life insurance to provide for your family, and that is the answer. What if I live to 80 or 90? Who will take care of me? So, kailangan mo, you need long-term healthcare. What will I spend after I retire? So, you need to invest and have money work for you. Yun yung passive income. Okay? So, if I die, why do I need money? Hindi mo kailangan. Your family, your business, or your favorite charity might be needing this. Para naman, tinatawag itong mamatay ka ng may kabuluhan. Sorry for the word, pero that's life. Maganda yung mawawala ka na meron ka pinaglalaanan at pinaglalabanan. Cheers! Okay, please don't forget to subscribe. Grabe itong learnings natin, no? Kasi itong mga learnings natin kapag sa mga seminar, it costs you 5,000 to 7,000 ganitong seminar. So this is free, guys, because I love you. I love this. I love to create possibilities, kaya konti munang background, no? Kaya kung nagagawa ito ay the oldest one to film life. Naging financial advisor ako. Naging certified investment solicitor ako. At ganoon din sa RFP kay Sir. I forgot, sorry. Mamaya, no? Isabihin ko sa inyo, no? Kay Sir Efren pala. Sir Efren Cruz, no? Na natutugrabe ang learnings ko rin. At syempre sa aking Bernardo District Agency natin. I love that coffee server! So, insurance about life, health, home, car, accident, and travel. So, kailangan mo talaga. What about fire insurance? Insurance. Ba't kailangan mo ng fire insurance supply? That's covered financial losses and additional expense in case of a fire. Hindi natin alam kung sino ang magsusunog ng kandila, maglalaro ng kandila. So, better have one. Okay? Let's talk about savings. So, savings, like na pag-usapan natin noong part 1. So, salary minus expenses equals savings. Huwag daw yun. Ang dapat gawin natin, salary minus savings equals expenses. Okay, unahin muna, mag-create kami yung mga savings. Yun ang unahin muna, bawasan. And then, dito sa savings natin, no? Yung 10%, tithes yan, parang penord yan.
give and it will come back to you. Good measure, break down, shaking together and running over. Okay, 20% mag-invest ka sa sweldo mo. 70% yun ang pangluho mo, panggastos mo. Okay? Sino ang mahilig mag-soft drinks? Taas ang kamay. Alam nyo ba na kapag kayo ay nagsisave, no, hindi kayo umiinom ng soft drinks na at sinisave nyo lang 20 pesos. Sabihin natin, assuming 10% interest, yung pintalaan mo ng savings. Alam nyo ba, in 10 years time, ang soft drinks na sinisave mo 20 pesos every day, in 10 years time, lalaki siya ng 123,000 plus. Palakpakan dyan! And, kapag na inipon mo within 30 years, milyonaryo ka pala. So, pwede, maging milyonaryo ka sa pamamagitan ng pag-save ng soft drinks. So, imagine 1.3 million, pwede, milyonaryo ka. Iwas-iwas soft drinks. Maganda pa sa kalusugan. O, nag-yoyosi dyan. Iwas-igas, imalipapak. Perpak ang pag-yosi. O, pag nag-save ka daw daily, oh, 10 years from now, 185,000, 30 years from now, 2 million. Wow. Ay, yung mga hilig dyan sa mga copy-copy dyan. Oh, imbes na copy-copy na 100 plus, hindi mo 3-in-1 ka na lang muna. Kasi 10 years, halimbawa, 100 pesos yung copy, ngayon 117 eh. After 10 years, pag sinipong mo, you will create 618,000 plus pesos. After 30 years, 6.8 million ka richer. You get the point? Madlang people, maski na candy yan, maski na pang-load yan, o basta simulan mo lang today. Now na. Subscribe ka to learn more on sa mga raw fix natin financial coaching. Okay? Let's talk about investment. Okay, we talk about protection, savings, and investment. So sabi nga, 20% must go to savings and investment. So investment, insurance, ito na yung assets with different purpose. So may tinatawag tayong pwede kang mag-insured and pwede kang mag-invest. So please contact your financial advisor, maski sino yan, kasi kakilala nyo na you can trust. Sa insurance, may estate tax, income inheritance, life insurance, may mga sa investment, retirement, hedge fund. So, I will not discuss those things. Ang importante, you should have one. Let's say, for example, okay, tingnan natin, no? Starting age natin ito, si Caro Jer na lang. Nag-start siya ng 45 years old. Ang usapan daw dito, no, mag-invest siya ng 5,000, okay, 5,000 pesos monthly in 10 years time. So makita natin, days of 45, ang total investment na 600,000. So ang naging value doon at days of 65 is magkano? Nasa 3 million lang. Look at this one, si Carroger to, ito naman si Kuya Alex Pogi, nag-start ng age 35. Ganun din, usapan, monthly investment of 5,000 hanggang 10 years maghuhulog. So ganun din, total investment na naibigay niya 600,000. But look, yung difference niya, 7.7 million ang kanyang pwedeng makuha. Dito 3 million lang. But wait, there's more. Look at Miss Photographer, okay, si Ate Kitty, starting age 25 years old, naghulog 5,000 monthly for 10 years. Ganun din ang total investment, 600,000 ang total. Pero at the age of 65, after 40 years, no, na nilaan niya, kumbaga hinintay niya, no? Kasi maaga siya nag-invest, look at this one, 20 million. So what does it mean? Okay? So the more ka mag-save ng maaga, the more ka mag-invest, the more income, the more retirement fund you will
begetting. Start now. Okay? So never depend on a single income. Make investment to create a second income. Maski na maliit, importante nagsimula ka. So sa ating YouTube channel, magbibigay din ako ng mga ibang taas of investment na pwede nyo mapalagyan. Okay? Hindi siya scam. So dito nga, no, sa ating mga comic situation, sabi dito, kalorki ka. Bumili ako ng kondo dahil sabi mo nag-invest, di ba? Ang turo ko emergency si fund. Tapos health and income protection bago investment. O, tama nga si Engine of Sin. Okay, start muna tayo sa protection. So emergency fund, what is emergency fund? Kailangan natin to. Ang emergency fund is work on building your emergency fund to 3 to 6 months worth of living expenses. So ito yung tinatawag na kailangan meron kang at least 3 to 6 months. Yung sweldo mo na halimbawa meron kang sweldo na 20,000, yun kailangan may naipon ka sa bako at least 3 to 6 times yun. Para at least mawalan ka ng trabaho, meron kang emergency fund. Simple as that. So syempre, you need money. Okay, so premature debt, children's education, emergency retirement, disability investment. Hindi lang money para pang-bilig. For sale, may mga SM sale dyan. Para kanino ka bumabangon, madlang people? Narinig niyo ba ang 4238? So, meron akong bugtong, no? What creature on earth starts moving on 4 legs? 1 year later on 2 legs, many years later on 3 legs, then before the story's over on 8 legs. Damn! The answer is human being. Bakit? What creature on earth starts moving on 4 legs? Siyempre, bata ka pa, baby ka pa, kaya 4 legs. So, nung naging sexy, binata ka na, 2 legs. Kapag medyo tumanda ka, kailangan mo ng stick 3 legs. At pag kinuha ka na ni Lord, ilan ang magdadala sa'yo? 8 legs. Okay? So anong stage ang narapat pagplanuhin para paghandaan ng ating 8 legs? Yan ang tanong. 4 legs ba? Too early kasi pag masyadong maaga yan. 3 legs ba? Too late naman. Uli na ang lahat kapag kukuha pa ng mga protection savings and investment. So maganda yung 2 legs. Wow, legs. Kasi best time yan para kumuha ka ng protection savings and investment. Okay, huwag mo tandaan. Huwag mo hintay magkaroon ka ng sakit. Kasi pag may sakit ka na, wala nang tatanggap sa iyo. Ikaw, anong plano mo at pangarap mo? So you plan wisely, live fully. No, maximize the time, the money, and the knowledge itself. So once again, thank you for watching, and I hope na nakapagbigay ako ng knowledge, no? So please, I'm paying it forward, no? This is free education and free subscription. Please don't forget to subscribe, no? Yung ating YouTube channel, hit the notification bell para ma-update ka from time to time sa ating Roflix channel. So, this Coach Ro, your wealth financial coach. And see you around once again. Welcome and bye for now.